Attorney Chris Roman. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa inyong pagdalo sa ating pagpupulong. Ikalawa po, hihingi po ako ng paumanhin sapagkat di po makakarating si Congressman Ding Roman. Sa dami po naming meeting, pinakatian na po namin ang aming mga lakad. Pasensya na po. Kasama ko naman po ngayon ang aking dalawang kapatid. Andito po si JV, siya po ang sumunod po sa akin. At ang pinakamamahal po namin, ang bunso po namin, si Mac. Ako naman si Chris, ako po ang panganay na lalaking anak ni Congressman Ding Roman. Ang inyong maliit na lingkod po ay nakapagtapos po ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas at ang abogasiya naman po sa Ateneo de Manila. Sa darating po na Oktubre ay kukuha na po ako ng bar exams. Sana po ay masama niyo po ako sa inyong mga panalangin. Pangako naman po, kapag ako po ay naging abogado na, ako po ay papalik po dito. Tutulungan ko po ang mga nangangailangan. Libre po, pangako po yun. Ako po ay pinanganak noong 1985. Noong 1986 naman po, inappoint po ang aking ama ni Presidente Cory Aquino bilang OIC Governor ng ating lalawigan. Siya po ay nanungkulan bilang gobernador ng 17 taon, kung kaya't lumaki po kami na isang beses lang sa isang linggo namin nakakasama, nakakapiling ang aming ama. Nung musmus pa lamang po ako, nagtataka po ako kung bakit tila kahati po namin ang lalawigan ng Bataan. Subalit, nung nagkakaedad na po ako, nung tumatanda na po ako, lalo ko po naintindihan at naging ayos na po sa akin sapagkat nakita ko po na masaya po ang aking ama kapag siya po'y nandito. Masaya po siya kapag siya po'y naglilingkod sa ating lalawigan. Masaya po siya kapag nakakapiling po niya ang mahal na mahal niyang taong bayan. Bilib nga po ako sa kanya sapagkat sa kabila po ng kanyang paglilingkod na tapat po sa ating lalawigan ay hindi pa rin niya po kami pinabayaan. Noong isang araw po, nagpakalat po ng samot-saring kasinungalingan laban po sa aking ama ang kabilang bando. Ito po, ang mga bagay po na ito, luma na po ito. Rinecycle na lang po nila ito sapagkat wala na po silang mabato sa aking ama. Umabot na po ito ng korte, pinasura na po ito ng korte. Nasasaktan lamang po ako, nalulungkot lamang po ako bilang anak sapagkat ang ilan po sa atin ay naniniwala pa rin sa mga ganitong bagay. Ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo, wala pong katotohanan ng mga yan. Hindi po kayang gawin ng aking ama ang mga bagay na yan sapagkat mahal na mahal niya po kayo. Ito nga po ang rason kung bakit siya po ay nagbabalik. Siya po ay nagbabalik bilang inyong kinatawan sa Kongreso sapagkat di niya na po matiis ang pamamalakad, pananakot at panluloko ng kasalukuyang administrasyon na binubuo po ng dinastiya ng Garcia. Sa kasalukuyan po, nakakakuha po kami ng iba't ibang pananakot. Iisa-isahin daw po kami. Aambusin daw po ang aking ama. Kanina po sa Mariveles, pinagsusuntok po ang aming kasama doon, nangangampanya lang. Kanina po dito sa Palanga, pinagkukulong po ang aming kasama, nangangampanya lang. Ngayon po, dapat po marami po tayo, subalit hinarang po ng kapitan para hindi po makapunta dito. Ako po ay nalulungkot sapagkat sa pagkakalam ko po, tapos na po ang gera, tapos na po ang digmaan, malaya na po ang Pilipinas. Bakit tila po dito sa ating lalawigan ay hindi pa rin po tayo malaya? Bakit po tila dito sa Palanga hindi pa rin po tayo malaya? Nung isang araw naman po, nag-house calls po kami sa Mariveles. Sabi po sa amin doon, kay Ding Roman naman kami, kaya lang tahimik lang kami. Tinanong po namin, bakit naman tahimik ka lang? Sagot po sa amin, tahimik lang kami sapagkat natatakot po kami. Baka tanggalin kami sa aming trabaho, baka pawiin ang scholarship na binigay sa aming mga anak. Ang inyong maliit na tinig po ay nag-aral po ng batas ng 4 na taon at natutunan ko po na bawal po ang kanilang ginagawa. Bawal po ang kanilang ginagawa sapagkat ang serbisyong pampubliko po ay dapat wala pong pinipili, wala pong kapalit. Ang aking ama po, kapag siya po ay tumulong,
kalaban ka man o kakampi sa politika, kabalikat ka man, kabaliktad, kabaka, kabayo, kambing, kababoy. Kapag ikaw po ay nangailangan, tutulungan ka po niya. Kung kaya't sana po sa darating po na eleksyon, samahan po natin si Congressman Ding Roman po sa laban na ito. Ang laban po na ito ay hindi lamang po laban ni Congressman Ding Roman, hindi lamang po laban ni Mayor Jimmy Bustamante, kundi laban po nating lahat ito. Andito po si JV, magsasalita po siya. Papaliwanag po niya kung ano po ang programa ng aking ama. Maraming salamat. Ako po si JV, pangatlong anak po ni Ding, 23 years old na po, at nakapagtapos na po ako ng kolehiyo sa Ateneo. Si Papa nung governor po siya, marami po siyang projects na napatupad dito sa Bataan. Ngayon po, kung makikita niyo po dun sa posters niya, nakalagay po, zero tambay, only trabaho. Paano niya po ito gagawin? Pag si Papa po na halal, mas marami pa pong kumpanya ang magtatayo dito sa Bataan. At alam po natin ang kasunod niyan. Kapag marami pong kumpanya nagtayo dito, kasunod po niyan, mas maraming trabaho, mas maraming opening. At hindi po tayo basa-basa at sasabak lang dito. Meron po si Papa ang mga gagawing technical at vocational skills training para handa po tayo. Para po hasain tayo sa ating mga sariling galing. Dahil iba-iba po yan. May mga iba po ang hiling IT, ang iba po hiling sa pagtahe or sa kung ano man. Hahasain tayo niyan at dire-diretso na po yan. Dire-refer tayo sa mga kumpanya at magkakatrabaho na po tayo lahat. Libre po yan. Naisip din po namin na idagdag dun sa zero tambay, only trabaho, ang zero tuition fee. Dadami na po ang ating scholarship at libre po yan. Hindi po tulad dun sa mga ibang sinasabi nila na scholarship pero kalahati lang po yung binabayaran. Nabanggit na rin po siguro ni Kuya na may mga iba sa atin na natatakot na mawala ng scholarship kapag iboto po si Papa. Huwag po tayong maniwala dyan. Hindi po yan totoo dahil tutuloy-tuloyin po ni Papa ang mga scholarship na yan. Kaya po, sana po next week sa susunod na halalan, isipin niyo po si Papa dahil kayo po ang nasa isip niya. Everyday po. Parehas lang po tayo nang hinahangad dito ang ating kalayaan tulad ng sabi ni Kuya. Kinabukasan ng buong Bataan. Salamat po. Salamat, JV. Si JV po siya po pinakamatalino sa aming magkakapatid. Mac, natawagin kita ngayon. First time po niya magsalita. Magandang gabi po. Ako po ay si Mac, ang bunsong anak ni Ding. Sana po sabay-sabay nating suportahan si Papa dahil mahal po niya kayo. Salamat. Salamat, Mac. Ang aking ama po ay malakas na malakas pa. Kung tayo naman po ay papapiliin, di po ba? Doon na po tayo sa fully charged, kumpira po doon sa low pad. Sino po ang may mga cellphone po dito? Cellphone po. Lahat po, tayo may cellphone. Sabi po ng aking ama, kanyang katunggali daw po, ay cannot be rich na, cannot be located pa. Ang aking ama po, makikipag-text me sa inyo, text niyo po siya, where na you? Sagot po niya, here na me. Sino naman po ang may TV? Lahat po tayo may TV. Sino po ang nanonood ng TV 5? Meron po ang nanonood ng TV 5. Nung isang gabi po, pinakita po doon ang malubhang karamdaman ng katunggali ng aking ama. Sabi po doon, hindi na nga po niya kaya maglingkod sa ating bayan. Kung makita niyo po yun, kung napanood niyo po yun, makikita niyo po ang kanyang kondisyon. Kung totoo pong mahal ng katunggali ng aking ama ang ating lalawigan, ay dapat po nagpahinga na po siya. Dapat po hindi na po siya tumakbo. Dapat po ipinaubaya niya na po sa iba ang paglilingkod. Ngayon po, nakikita lamang po natin ang kanyang tunay na kulay. Nakikita lamang po natin ang kanyang kasopangan sa kapangyarihan. Sana po ay sa darating po na eleksyon, isipin po natin na mabuti kung sino po ang karapat-dapat na iboto. Isipin po natin, isa't kalahating taon na po tayo, walang gobernador. Pumunta po tayo ngayon sa Kapitolyo, wala po tayong gobernador. Wala po si Ted Garcia dyan. Kung iisipin po natin, ang bahay po ni Ted Garcia ay ilang yapak lamang po sa Kapitolyo. Hindi pa po siya makapasok.
Paano pa po siya papasok sa Kongreso? Nasa Maynila po yun. Hindi na po siya papasok. Papayag po ba tayo na sa susunod na 3 taon, ang congressman naman ang wala tayo? Kawawa po tayo. Mapag-iiwanan po tayo ng iba't ibang distrito. Mapag-iiwanan po tayo ng iba't ibang probinsya. At wala po tayong maipapasang batas para sa ikaunlad po ng ating bayan. Kung kaya't sa darating po na eleksyon, isipin po natin na mabuti kung sino po talaga ang kayang magbigay ng serbisyo sa atin. Isipin po natin ng mabuti. Isipin po natin ang ating pagkatao. Isipin po natin ang ating dignidad. Isipin po natin kung ano po ang sasabihin ng mga tao sa ating mga tagabataan kung nanalo po, kung iboto po natin ang isang taong hindi na kayang manilbihan. Ano po ang sasabihin ng mga yan sa atin? Bakit niyo pa binoto ang isang taong hindi na kayang magsilbi? At ano pong magandang rason o dahilan ang maibibigay po natin sa kanila? Ano pong magandang rason o dahilan ang maisasagot po natin sa kanila? Di po ba wala? Ang sasabihin po sa atin yan, siguro naloko kayo. Siguro natakot kayo. Siguro may kapalit yan, kaya niyo binoto. O di naman siguro nabili ang inyong boto. Kung kaya't sana po, isipin po natin ang ating reputasyon. Tayo pong mga tagabataan, kilala po tayo bilang matatalino at magigiting. Isipin po natin ang ating reputasyon. Isipin po natin ang ating dignidad. Isipin po natin ang ating pagkatao. Isipin po natin na ang boto po natin ay mahalaga, sagrado at hindi po nabibili. Sapagkat sa panahon po ng eleksyon, pantay-pantay po ang lahat. Pantay-pantay po ang mahihirap at mayayaman. Pantay-pantay po ang mga kababaihan at kalalakihan. Sapagkat ayon po sa mata ng batas, ang isang boto po ng pinakamayaman na tao ay katumbas lamang po na isang boto ng pinakamahirap na tao. Kung kaya't bigyan po natin ng kahalagahan ang ating boto, ito po ay hindi gamay, pinagbibili. Hindi po ito napipresyohan. Sana po huwag na po natin payagan ang ganitong sistema. Kami po, ang bando po ni Mayor Jimmy Bustamante, kami po, pinaghihirapan po namin ang aming pangangampanya. Gumigising po kami ng madaling araw para mag-house to house. Natatapos po yan ng alas 7 ng gabi. Matapos po yan, pupunta po kami sa inyong harapan, magpapaliwanag ng aming plataforma, hihingi po ng inyong suporta. Magpapakumbaba po kami, sapagkat kayo po ang boss po namin. Ang kabilang bando po, ang sabi po nila, hindi na namin kailangan magpakumbaba sa mga yan. Hindi na namin kailangan mangampanya. Hindi na namin kailangan magpagod. Ang gagawin namin, tatawagin lang namin ang mga yan, tatawagin lang namin ang mga leader ng mga yan, susobrehan namin ang mga yan, tapos na, panalo na kami. Sapagkat ang tingin po nila sa atin, ang tingin po nila sa ating mga taga-Balanga, mukha daw po tayong pera. Pera daw po ang katapat ng ating boto. Yan po ang tingin ng mga Garcia sa atin. Papayag pa po ba tayo sa kanyang sistema? Ako po, pagod na po ako sa sistemang ito. Sukang-suka na po ako. Sana po ay huwag na po tayo pumayag. Huwag na po tayo magbulag-bulagan. Bumangon po tayong lahat. Bumangon po tayo palangang. Isingin po natin ang lahat ng bayan. Sana po sa darating po na eleksyon, samahan po natin ang magigiting na kalalakihan at kababaihan sa ating harapan na pinamumunuan po ni Mayor Jimmy Bustamante at ni Vice Mayor Pipo Pascual po. Ang bando po ito, hindi po kayo iiwan, handang-handang ipaglaban ang ating karapatan dito po sa Balanga. Governor po natin, Governor Joel Payumo po. Sana po isuportahan po natin ang kanyang bando. At ang congressman po natin, Congressman Ding Roman po, maaasahan ko po ba na sa susunod na 3 taon, si Congressman Ding Roman po ang congressman po natin? Isa pa po, maaasahan ko po ba na sa susunod na 3 taon, si Congressman Ding Roman po ang congressman po natin? Maraming salamat po. Sana po sa darating po na eleksyon, ipakita po natin na ang ating lalawigan ay para sa taong bayan, para po sa ating lahat, at hindi para sa iisang pamilya lamang. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay po kayong lahat. Unlimited sigla,